What's up? Good morning! Kumusta pa kayo dyan, guys? So, ngayon ay nandito tayo ngayon sa Macklin, Saskatchewan. So, kararating lang din natin dito. So, nag-deliver tayo dito ng ating load. So, yung company pala nila dito ay paggawaan ito ng ano, ng mga spalto. Yung nagluluto sila ng spalto. So, ngayon ay kaka-atras lang din natin dito sa kanilang dock. So, super lamig dito. So, malayo sa Kabiasnan. Malayo sa city. So, yung malaking city dun sa Saskatoon kahapon ay mula dun sa Saskatoon. Papunta dito ay siguro mga kulang-kulang tatlong oras yung driving natin. So, ang layo. Tapos, ang kapal daw at saka ang lakas ng snow pala dito nung nakarang araw. So, pasalamat lang tayo ngayon dahil yung ating pagpunta dito ay malinis na yung kalsada. So hindi na gayong ano, hindi na ganong ma-snow yung kalsada. So nalinisan na nila, kaya yung takbo natin ay medyo mabilis-bilis ng konti. So nakapalo tayo ng speed limit nila dito kasi maganda yung ano, yung kalsada nalinisan na. Pero siguro kung natipuan natin na nung nag-deliver tayo dito na yung kalagasan ng snow nila dito, nako, ang hirap. So kaya kagabi hindi tayo dumiretso dito sa ano, sa kanilang company kasi baka wala tayong maparkingan dito. So sakto nga wala tayong maparkingan kasi wala talagang space for parking, truck parking dito. Kaya nakahanap ako ng spot doon kagabi doon sa ano, sa kanto. So kaya ano, doon tayo natulog kagabi. So gumising tayo ng mga 6:30 kasi yung appointment natin dito ay alas 8 ng umaga. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo dito yung ano, yung area nila dito, guys, kasi ang lamig pero ang lamig. Naninigas yung daliri ko kasi talaga ano, snow talaga. Nagano yung snow kasi nang patunaw na, kaya yung ano, yung lamig niya parang ganun yung pagano ng lamig, paglabas talaga ng lamig kasi patunaw na siya at wala pang hangin. So, ito ipapakita ko sa inyo dito, guys. Tara, let's go. So, ayan, guys. Ito yung area nila dito. So, ayan, oh. Tingnan ninyo. Alas 8 na dito ng, ano, ng umaga. So, madilim pa. Kasi nga, ang layo sa Kabiasnan. Kaya, ayan, nakikita nyo yung snow. Ayan, malakas daw kasi sabi ng receiving doon. So, malakas daw yung snow doon. Kagaad dito ko nung nakarang araw. Kaya ayun, makapal. Yan, ito yung company nila. So hindi nyo pa gaano makikita dito, guys, kasi madilim pa talaga. Ayan. So ayan, may mga malaking tangke sila. Ayan, oh. So hanggang doon yun ng kanilang ano, planta. So yung truck natin doon ay nandoon nakaparada kasi inatras natin yan sa dock nila. Yung dock kasi nila dito ay open lang siya. So may ramp lang siya para pakaakyat yung forklift. Ayan. So wala talagang kaano dito, mingaw, kumbaga malayo talaga sa malaking city ito. So kung gusto mo pala dito mag-grocery sa mga malaking mall, so tatakbo ka pa doon sa Saskatoon. So mga more than 2 hours pa yung tatakbuhin mo bago ka maka grocery doon sa mga malaking mall. Ay, siya nga pala, may nadaanan ako kahapon pala na ano, na Walmart. May nadaanan pala akong Walmart kahapon. At saka kuan, Canadian Tire. So mula pala dito ay mga 1 hour, more than. Kulang 2 oras yung tatakbuhin mo pala. Oo nga pala, nakalit. Ay, ganun din. Kasi kung mag-2 oras yung ide-drive mo mula dito papunta dun sa Walmart, malayo-layo din. Ayan. So maganda na yung panahon doon. So yung sa area na yun ay mainit na yan doon kasi kaya ano, ganyan yung kulay ng ulap doon. Okay. So ganito lang yung company nila dito, guys. So pinakita ko lang yung company nila para makita ninyo. Ayan. So ayan. Wala pa tayo ano, so hindi pa inaumpisahan yung unloading natin. So ang gagawin natin ay mag-init muna tayo ng ating kape kasi ang lamig nga, kaya kailangan natin magkape. Okay, try-in muna tayo ng kape.
kunin natin yung ating ano dito sa heater. Yan, ito po yung ating heater. So mag-iinit tayo. Lagyan muna natin ng tubig kasi wala ng tubig. Ayan. Hintayin na lang natin kumulo. So para maka atin plan na tayo ng ating kape. Ito na yung aking baso guys. Ay may ano pa ito. Binili ko pa ito sa ano sa Indiana. Kaya may pangalan siyang ano Indiana. Ayan oh. Ayan. May pangalan siyang Indiana. So, ang bili ko nito ay $11. Ilipin ba yun? Nakalimutan ko yung price. Kaya yan. Yan ang kasi ang ginagamit ko pag halimbawa nagkakape ako ng mga gaya nito. So yan ang ginagamit ko. Pero pag while driving ako, yung aking coffee bottle, yun ang aking ginagamit kasi habang nagdadrive ako ay nagko-coffee. So ngayon ito yung ating kape. So, coffee stick ito. Sweet and creamy. Ayan. So, ilalagay natin dito. Ang ginagamit ko na ano na coffee. So, ang nilalagay ko dito kasi medyo malaki ito. Pero hindi ko siya pinupuno hanggang dito lang. At saka pag nandun ako, sa water bottle ko, isa't kalahati ang ginagamit ko na kagaya nito. So, ngayon itong ginagano natin. Para mas masarap, isa't kalahati pa rin yung ilalagay natin. Ayan, isa. Tapos, meron na ako. Oh, wala na pala ako dito ang nahati. Meron. Ito. meron pa akong isang kalahati. Ito ilalagay natin dito. Kasi pag isa lang, pag ganito kalaking baso ay hindi siya gaano hindi siya masarap. So matabang siya at tawag nito para siyang parang umiinom ka lang ng tubig na walang kalasa-lasa. Ayan. Pero iba naman yung tubig na iniinom natin kasi ito may kulay. Pag may kulay kasi na iniinom mo na walang lasa, pangit, parang mapakla. Kaya ayan, lagyan natin ng isa't kalahati. Para may lasa, malasahan mo yung lasa ng coffee. Lasa ka yung creamy. Ayan. Hintayin na lang natin na makulo yung ano natin. Hintayin na lang natin na makulo yung ating heater. Yung tubig natin kasi hindi pa kumulo. At saka hindi pa kasi sila nag-umpisa ng unload. So hindi natin alam kung anong oras sila mag-start ng unloading. Kasi yung forklift operator ay hindi pa dumating. So, pero ang sabi, ang appointment natin dito ay alas 8 ng umaga. So, nandito na tayo. Late nga tayo eh. 8:50 na tayo dumating eh. Kaya, pero okay lang. At least nakarating tayo dito. Hindi naman ganong late kasi 15 minutes lang naman yung yung extension natin. Ayan. Kaya pala hindi kumulo. Naka-off yung switch. Kaya pala nakalimot na naman. Magkakape, nakalimutan yung kape. Yung heater i-on. Kumulo na yung ating heater. Umusok-usok na yung ating tubig. So lalagyan na natin ng tubig yung ating kape para makapagkape na tayo.
Oh, ayan, nag-start na sila unloading. Kumalaw na yung ating ano, truck. So ayan. So ito lang yung ano natin, yung karami yung ating kape. So hindi siya gaano puno. Hanggang dito lang siya. Ayan, may natitira pa tayong ano, patisal. So ito yung ano muna natin, kakainin, pandesal. May dalawa pang pandesal na natitira. Pandesal guys. Coffee tayo, coffee. Masarap ang kape pag ganitong panahon na malamig-lamig. Sino ang gumagawa nito sa inyo guys? Yung tinapay ay hinuhugasan sa kape. Kasi mas masarap pag hinuhugasan. Sarap. Sarap ang tinapay pag di ano talaga nilalap sila sa upang talaga sa kape. Kasi yung lasa ng tinapay tapos pag sinausaw mo sa dito sa kape ay nagi ano yung lasa ng kape at lasa nito ay nagmimix kaya masarap. Dinin ko mas marami ang gumagawa nito sa atin. Lalo na sa probinsya namin. Umaga pag kumakape kami ay ganito ang ginagawa namin. Sinasaw-saw namin sa kape. Kasi umaga nagbibigay masarap talaga. Kunti na lang natira. Last week, bumili ako ng dalawang tinapay. So, yan na lang natira. Kaya, inubos yun natin. Mamaya konti, guys, ipakita ko sa inyo yung karya nila dito kasi medyo maliwanag-liwanag na siya mamaya. Ipakita ko sa inyo mamaya. Para makita nyo dito yung paligid. Malayo sa Cabias nan talaga. Walang ganong kabahay-bahay. So yung pag nagtayo ka ng bahay dito, yung kapitbahay mo, sobrang 1 kilometer ang layo. Kaya napakalayo talaga. Konti na lang natira. So,
여기 잠시 널 떠올린 거야 Say I'll be living fine Hey, hey, yeah, yeah I can't control So, ayun guys, yan po yung dock nila. So, ngayon po punta tayo sa opisina kasi tapos na yung ating unloading. So, ito na yung gate nila. So, hanggang dito na lang tayo. At siya nga pala, shout out pala dyan sa aking supporters dyan sa Davao, kay especially kay ano, kay Jis Real. So, shout out sa iyo dyan. So, kumusta? So, hanggang dito na lang tayo. At mag-ingat po kayo lagi dyan. Stay safe. And God bless all of you guys.